Sa tren, nahulog ang isang matandang lalaki. Napatingin sa kanya ang lahat ng tao sa paligid. Isang lalaki lang ang dumating para tumulong. Bigla siyang hinawakan ng matanda. Bigyan mo siya ng dalawang barya. Pagkatapos ay umalis ang matanda. Hindi niya ito maintindihan. Ano ang nangyayari? Nagpapasalamat ba siya sa akin? Tiningnan niyang mabuti at nakita niya ang isang barya noong 2006. Sa wakas ay iniligpit ko ito. Gusto ko kasi umuwi ng maaga after work. Kaya nag-shortcut siya, ngunit nakakita ng kakaibang toll booth. Pumunta siya sa, ihagis mo ang barya ng matanda. Tuloy-tuloy ang sasakyan. Pero pagkaalis niya, biglang bumilis ang sasakyan ng mag-isa. Nasira din ang preno. Bumilis ang sasakyan kasabay ng kanyang mga sigaw. Diretso sa bangin. Pagkagising ko, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bahay. Ang panloob na kalendaryo ay 2006. Ang kanyang pangalan ay Wusi. Isang ordinaryong empleyado, pagsumikap araw-araw. Ang pagiging huli sa trabaho ay pinagalitan ng amo. Pagdating sa bahay, kailangang tiisin ni Wusik ang inis ng kanyang asawa. Kahit na nagbabanta sa buhay, natatakot siyang tumingin sa asawa. Iba ang asawa mo, wala nang inosente at cute na babae. Ganito pa rin ang takbo ng buhay niya. Hanggang sa makilala niya si Dami, ang magandang matandang kaibigan. Sabay silang kumain ng dalawa. Noong nag-usap kami, alam ni Wusik iyon. Mahal ko siya dati. Alam mo ba? Simula noon, laging naaalala ng isip ko ang mga salita ni Dami. Nagkakilala sila sa isang concert. Ngunit dahil kailangan niyang tulungan ang kanyang asawa, hindi siya nakarating sa oras. Binago nito ang kinabukasan ni Wusik. Si Wusik at ang kanyang amo ay lumabas para uminom. Pagkabalik ng lasing ay isinumpa siya ng kanyang asawa. Pagod na akong pumunta sa kwarto ko. Buksan ang game console na itinatago niya sa closet. Pero sira din ang game console. Sinira niya, umiyak ng walang tunog, sa takot na magising ang asawa at mga anak ko. Inaing niya ang kapalaran, sisihin si Dami dahil hindi niya sinabing gusto niya siya kaagad. Dami, bakit? At ngayon, bumalik siya noong 2006. Nakilala niya ang kapitbahay na babae. Tumakbo palabas sa kalye, tumutugtog ang mga lumang kanta. Ang mga pahayagan ay puno ng mga lumang balita. Ngayon ang araw na nakilala ko si Dami. Siguradong magpapakita siya. Si Dami ay kasing sweet nang naaalala niya. Naanyayahan siya ni Dami na makinig sa konsyerto sa gabi. Ngayon alam na niya, totoong sinabi ni Dami na gusto ka niya. Pagkatapos noon, may dumaan na motor. Nabangga si Wusi, pagisingan mo siya. Takot gam ulong sa ilalim ng kama. Tinitigan niyang mabuti, lumilitaw ang kanyang totoong buhay. Naginip lang ba? Sinabi ni Wusi sa kanyang sarili na uminom ng mas kaunting alak sa hinaharap. Kinabukasan ay pumasok siya sa trabaho. Bigla akong nakakita ng peklat sa kamay ko. Tanungin mo ang iyong matalik na kaibigan. Tapos sumagot yung kaibigan mo na hindi niya alam. Hindi naaalala ni Wusik ang peklat na ito. Ang mga bagay ay mas kakaiba sa gabi. Ang ina ng isang kasamahan na paulit-ulit na namatay. Naalala ni Wusik na dumalo lang siya sa libing kahapon. Hindi siya makatanong ng diretso. Kaya bilisan mo at tumakas. Niisip ni Wusik ang mga kakaibang nangyari. At ang kakaibang panaginip na iyon. Napagtanto ni Wusik na bumalik siya sa nakaraan. At ang pasukan ay ang toll booth. Barya lang, hindi na kailangan ng iba pa. Dumating si Wusik sa toll booth. This time, nagpasya na siya. Si Wusik ay magbabago. Ulitin ang iyong buhay. Siya ay ibinalik noong 2006. Tumakbo ka agad si Wusik sa paaralan. Sangayon sa pag-amin ni Dami, pinili niyang isuko ang kanyang magiging asawa. Pumunta sa nakatakdang konsyerto, ngunit nalaman na malapit si Dami sa ibang tao. Pagkagising ko, nakahiga sa tabi ko. Mula sa masungit na dating asawa, naging maganda si Dami. Hindi lang iyon, ang maliit na bahay ay naging isang marangyang bilya. Excited na siyang makita ang bahay. Mayroon din siyang sariling game console. Inamnam ang masarap na almusal ng aking asawa. Halik palem bago pumasok sa trabaho. Ang hindi lang nagbago ay nagtatrabaho pa rin si Wusik sa iisang lugar. Sa sobrang excited, ngunit hindi pa rin niya matatakasan ang kanyang kapalaran. Huli si Wusik, ngunit nag-aalala ang pinuno. Tanungin mo siya kung nasaktan siya. Nagulat ito sa kanya. Ipinaliwanag ito sa kanya ng isang kaibigan. Ang ama ni Dami ay ang chairman ng isang construction corporation. Si Wusik ay isang mahalagang tao sa kumpanya. Sumasayaw siya sa tuwa, happy mood. Diretso niyang itinaas ang card. Mag-imbita ng dalawang kasamahan para sa kape. Kahit na ang kanyang trabaho ay napaka-busy. Madali itong mahawakan ni Wusik. Hindi lang siya nagbago, nagiging seryoso rin ang kaibigang nagbibiro. At isa pang kaibigan na naging ama. Masaya siyang tumitawa. Tanungin mo kung sinong babaong babae ang nine love sa kanya. Ngunit ang asawang iyon ay kapatid ni Wusik.
galit niyang hinawakan ang buhok ng kaibigan. Itanong mo kung bakit kapatid niya ang asawa mo. Matapos ang ilang sandali ng pagpapaliwanag, dahan-dahan ang tinanggap ni Husik. Pag pinag-uusapan ang mga bata, nagbago ang mukha niya, ilabas mo ang iyong telepono. Wala na ang mga larawan ng kanyang mga anak. Malungkot siyang umalis. Pakiramdam niya ay makasarili siya. Kapag hindi mo iniisip ang iyong mga anak, namimiss ko na ang dalawa kong anak. Pinaparusahan ka rin ng Diyos. Bumaba ang kidlat. May babaeng dumaan kay Husik. Ang taong ito ay ang asawa ng isang nakaraang buhay. Pero hindi niya pinansin. Kailangan niyang magpatuloy at magsimula ng bagong buhay. Pagdating sa bahay, binati niya ang kanyang magandang asawa. Sinabihan siya ni Dami na maligo. Pagkatapos maligo, nahiga si Husik sa kama na kinakabahan. Hindi alam ni Husik ang gagawin. Ang susunod na eksena ay maghihintay hanggang sa paglaki ng lahat. Nabukasan, pumasok si Husik sa trabaho na may excited na mukha. On the way pumunta sa trabaho, isang tunog ang biglang lumabas. Natatakot siyang tumigil, nagulat at natakot si Husik. Pumunta siya sa supermarket para bumili ng isang bote ng tubig. Pero nakalimutan ko yung phone ko. Isang babae na may hawak na phone. Natatakot na makita ng cashier. Bilis niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Nang hindi nalalaman iyon, ito ang telepono ng taong dapat ay kanyang asawa. Kinuha niya ang phone niya para ipakita sa mga kaibigan niya. Sabihin na type mo ang nasa larawan. Sinabi ng kaibigan na siya ay may asawa. Pero naniniwala siyang kapatid niya lang iyon. Wala ni Husik ang kanyang telepono. Kaya tumawag ako at nagpa-appointment para mag-reschedule. Pero busy siya. Kaya binigay ko yung phone sa waiter at umalis muna. Parehong pinalampas din ang pagkakataong magkita. Kapag bumalik sa kumpanya, alam mong nagkamali ang kaibigan mo. Nagpa siya ang kumpanya na tanggalin ang kaibigan. Ang pinuno ng pangkat ay nahaharap sa panganib ng kawalan ng trabaho. Wala siyang magawa dahil nagsikap siya. Ayun lang nakuha ang customer na ito. Ngayon lahat ng kanyang pag-asa ay kay Husik. Si Husik ay nagpapanatili ng isang spell sa kanyang telepono. Tingnan mo ang iyong kaibigan na naghihirap dahil sa isang pagkakamali. Naalala ko na binanggit ng isang customer ang isang dinner party. Nakita ni Husik ang party na ito sa schedule ng kanyang biyenan. Nagpa siya siyang hanapin ang kanyang biyenan upang humingi ng tulong. Medyo nahihiya siya. Biyenan. Manugang, anong ginagawa mo dito? Humingi siya ng tulong sa kanyang biyenan. Siya ay nakikita bilang isang tagapagligtas. Maganda ang kasal ni Husik. Nagsagawa ng pagpupulong ang kumpanya pagkatapos. Talakayin ang dahilan ng pagkakamaling ito. Kapag nag-uusap ang mga tao, iminungkahi ni Husik ang ideya ng pagtaas ng lakas tao. Sumasang-ayon ang lahat, mag-hire ng bagong empleyado sa susunod na araw. Pagkatapos magkita, nalaman ni Husik, ang taong iyon ay ang matandang asawa. Natigilan si Husik, aksidenteng nagpaputok ng tear gas gun. Sa puntong ito, magulo ang eksena. Maya-maya ay lumabas na si Husik. Pigilan ang pakiramdam ng gulat at batiin ang isa't isa. Pagkatapos ng trabaho, naliligo siya at nag-iisip. Natatakot ako na may nararamdaman pa ako sa dati kong asawa. Para maiwasan iyon, nakuha ni Husik ang ideya na magbitiw. Gusto mong tanungin ang asawa ni Dami. Hilingin sa iyong biyenan na maghanap ng trabaho. But come to think of it, ayaw niya ng ganon. Gusto mo bang magtrabaho ng mag-isa? Dapat mayroon kang sariling kalayaan. Kaya sumuko na siya. Hindi lang si Husik ang nagbago. Ngunit mula sa akin, nakikilala din ng magandang asawa ang lalaking gusto niya. Unting lalaki na may magagandang mata. Paano ang kanyang dating asawa? Single pa rin at kailangang alagaan ang kanyang ina na may sakit. Pero sa tuwing natutulog siya, pangarap kong makilala at ma-inlove sa isang lalaki. Masok sa bulwagan, kinabukasan, dumating siya sa kumpanya. Masayang kamustahin si Husik. Ngunit ang Husik ay ganap na kabaligtaran. Nakakatakot na ekspresyon ng mukha. Ngunit tumanggi siyang umalis. Humakbang siya pasulong, nagdududa na nakatingin kay Husik. Kuya, maging. Naaalala niya pa ba ako? Totoo ba yan? Ikaw ba ay isang